programang tatalakay sa mga usapin pang negosyo, medical, legal, at iba't ibang bagay na kinahihiligan ng mga Pilipino. Connect! Tambalang magkukuyang. Bibigyan pansin ng ating mga kuyang mula sa SCWC ang inyong mga katanungan na gustong maliwanagan. Connect! Tambalang magkukuyang. At ngayon, narito na sila upang ating makakwentuhan ang ating mga kuya mula sa SCWC at ang programang Connect! Tambalang magkukuyang. Magandang gabi sa atin mga panauhi ngayong gabi. Nandito na naman kami mga kuyang sa kapatiran para sa bayan. Okay. Ang inyong lingkod po ngayong gabi ay si Kuyang Dr. Bong Estrella at ang ating po mga kasama ngayon. Kuyang Doc Jovi po, kasama nyo. Si Attorney Sherwin Enriquez po, makakonek. Okay, at ngayong gabi po ang ating mga pinakamin na panauhin po natin ngayong gabi. Siya po ay isa pong lumaki po sa Bigan, Ilocos Sur, no? Ilocano. Oh, where she Ilocana. Completed her elementary and high school education at St. Paul College of Ilocos Sur. She studied and finished her Bachelor of Arts and Bachelor of Law at the University of the Philippines, no? Diliman, where she joined the Alpha Phi Omega ETA chapter. Wow. She is also an active member of the following organizations: member of Women's Lawyer Circle, member of Federacion Internacional de Abogadas, member Integrated Bar of the Philippines. She is a chartered member of the ETA Alumni Association. Wow. And became a life member awardee year 2018 during the Subic Convention. Mm-hmm. She holds several positions in our beloved organization. Member of Commission of on Membership Development year 2015-2017. Chairman Committee on Membership Development year 2017-2019, National Executive Vice President Development year 2019-2021, and founder and project head of APO Interfaith Prayer Battalion and APO Telemedicine. Wow. Yun. Currently, she's a senior partner of De Leon Arevalo Gonzalez and Associate Law Firm and a legal consultant of the Medical City. Her legal practices also includes rehabilitation and liquidation of distressed companies. Mm-hmm. She's also a mother of 5 beautiful children, a lawyer, a nurse, a businessman, a manager, and a doctor of medicine who is also an APO member. Mm. Yun. Our guest tonight, no other than our national president. Palakpakan natin. APO Philippines. APO Philippines. Yan. Okay. Pero bago natin simulan yan, batayin muna natin yung mga birthdays ngayong November 7. Isingin na natin. Tsaka nandiyan pa yata si Kuya Jojo, si Ayan, Dobbs Jojo. Oh, nasa linya. Pasok muna natin. Dobbs, good evening. Good evening, mga kuyang. Nandiyan na. Maganda gabi sa lahat, sa mga listeners, sa viewers, sa butihing Pangulo natin na Attorney Norma Singson de Leon at si Brother Dobbs Wayda Lukman. Sa pagpapaulak sa ating guesting for tonight. Mm-hmm. Ayun, Dobbs, total binanggit mo na eh. Oo, introduce na rin natin si Dobbs Wayda Lukman. Dobbs, good evening. Yes, magandang gabi po, mga Dobbs. Mm-hmm. Ako po si Brad Wayda Lukman ng Epsilon Chapter, ang kasalukuyang National Executive Vice President ng APO Philippines. Mm-hmm. Okay, so tuloy na natin sa birthday celebrant. Okay. Ngayon, November 7. Oh, November 7, ano to? 48 days before Christmas. Oh, malapit na. So, Brother Federico B. Cando Jr. ng Pantabangan, Bonari. 203. Yan, oh. Brother Amos Barbante Cuevas ng Mabuti Lodge number 329. Si Brother Gerald Martin Gualberto ng Agadep Memorial Lodge number 341. Brother Pedrick S. Pastor pinapagan 353. Si Brother Jupiter Tahonera ng Macario Ramos Masonic Lodge number 355. Brother Kenneth Gocheng ng Jose Rizal number 3. Si Kenneth Go, kasama ko rin sa Manila Bodies to. Yan. Si Brother Delfin Gonzalez Torres Jr. ng Isaac Puno number 401. Saka si Bon Jovi Mystica ng Beta Tau Chapter. Happy birthday ngayong araw na to. And of course, ang past president ng
ng Travelers Square and Compass Golf Club. Yun. No other than very worshipful Patch Arbas. Mm-hmm. Happy birthday, Kuya Patch. Yun. Happy birthday! Bulo ko lang din, medyo advance greetings to. For November 11, yung panganay ko na lalaki, si Sebastian Marie Enriquez. Advance happy birthday, Sean. Happy birthday! Okay, balik tayo. Ayan. Baka so, may mga greetings pa kayo na birthday na gusto ihabol mo. Pero na, bago natin, ano yan, isang mainit na... Gusto natin muna para maumpisa natin. Oo. Oh, oh. Gusto ko na isalang na natin ang ating na national president. Oh, sige. Okay, go ahead. Sige. Na si... Oo nga, oo. Attorney Norma Singson De Leon. Magandang gabi po, Madam President. Ay, good evening, brothers. Mm-hmm. Good evening po sa inyong lahat and to our viewers and listeners. Listeners. Opo. Madam President, maka meron kayong gustong batiin, sabihin, no, habang maaga. Alam yes. namin, medyo mainit ito. Marami na mga phone-in question dito kay Job. Marami ng greeting. Marami lang ng greeting. Mga controversial. 24,000 viewers na agad, pati listeners. Oh, oh, thank you very much. Of course, I would like to greet first our the members of the Board of Trustees of Alpha Phi Omega, the Chairman, Brad Archie Bugarin. Pero nandito na si NEVP. The Vice Chairman is Brad Egay Llerena, our National Vice President for Alumni, Sis Nancy Go, our Treasurer, Trustee, Brad Edward Flores, and the four collegiate members, si Trustee NVPS, Sis Nancy Noreen Go, NVPF, meaning National Vice President for Fraternity, Brad Paulo Gomez, who is also reviewing for the bar and will take the bar this coming Wednesday ba? Yung first bar exams nila. Wednesday. November 9. So yeah. Good luck to him and also to all the APO who will be taking their bar examinations on Wednesday. Good luck. And good luck to all of them. And of course, yung ating trustee for sorority, Sis Quincy, and the trustee for fraternity, Brad Christian Santiago. Marami pa kung ano. Sige lang, okay lang sige, lang, sige lang. And of course, to all the officers, mga chairman ng mga different committees and their members, hindi ko na rin kabisado sila. Special mention ko na lang ang COME, chaired by Sis Christy Garcia. COMELEC, chaired by Brad Armand Arevalo. Scouting Committee, chaired by Brad John Tenten Chavez. The Finance Committee, chaired by Brad and past National President Mel Adriano. And of course, yung ating Audit Committee, chaired by Brad Ramil Telan. Mm-hmm. And all their members and the other committees, marami tayong committees, hindi ko na sila isa-isahin. Okay. And of course, special mention also to the regional directors and their respective the officers in their respective regions. Wow. Haba. Dami. Okay po. No, so umpisa na natin to pero bago muna yun, pa-shoutout muna daw si Dobbs Judge Vernie Quijano. Idol. Bukong bitay ng Laguna. Si Dobbs papadob sa Jan Mabaw. Yon, yeah, si Jan Mabaw. Heartthrob ng ano? Heartthrob ng Malatian bikers. Okay, so, umpisa na natin yung pagtatanong para alam ko kasi marami mga tanong dito. Oo, dami. 34,000 na. Madam President, no? Ano yung mga ongoing po na project po ng Alpha Phi Omega? Itong naririnig namin na una, yung PUSH project. No? Yung PUSH committee, actually, it's a project. Ang ibig sabihin ng PUSH, Phenomenal Unique Senior High Student. Meron ho tayo kasing pipiliin na mga 5 presidents of student councils sa bawat region. And we will be awarding them with a certain cash amount and siguro a medal and a certificate. Ito kasing mga estudyante na to, yung mga president ng student council, are the embodiment of LFS. Yung LFS natin, Leadership Friendship Service. So might as well na we recognize them to mga senior high na to. Kasi this is the first in Alpha Phi Omega. Oh, wow. Okay. Ito yung pinakauna na senior high na parang ito yung... Yes. Oh. And hopefully yung mga ano succeeding presidents
will adopt this and make. Yes, in addition po sa ating national president, bakit natin naisipan po ang PUSH project? Kasi if we can observe before, yung mga previous na mga projects ina-adapt nating mga school, we are concentrating do sa mga elementary, yung iba preschools. So this project was formulated na para mabigyan natin ng tuon yung focus natin sa concentration natin sa pagre-recruit. If, di ba, nagkaroon na po tayo ng senior high. Mm-hmm. So ito yung magiging ano natin na mukha ng apo sa mga kabataan. Okay. Ito may nagtatanong dito sa ating listener, si Alistair Garceliano ng Australia. So parang ito daw po ba i-recruit na para sa senior high? May I? No, we are just awarding them. Ayun. For clarification lang. If they want to join us, the better. Because of course, these kids, these children, or this high school chairman of their respective, di ba yung student council nila, ito na yung magagaling eh. Leaders na. Yeah, leadership yan because, of course, they are leaders already. Mm-hmm. Friendship yan because they will not be elected. Elective position to. They will not be elected kung hindi sila marunong makipagkaibigan. Oh, tama. And service by the very nature of their position, magsiserve talaga sila. So embodiment talaga yun ng so nandun yung three cardinal principles. Yes, of Alpha leadership, Omega. Friendship, and service. Senior high pa lang, that person. Senior high pa lang. Grabe. Okay. Moving on. So ano naman po yung ating pong project po na animal welfare? Parang ngayon ko lang ito nanig sa parang Alpha Omega. Post, naalala ko na naman si Doc Jankar. Alaga Jankar. Ah, hello po, Jankar. Miss you. Yes, Madam okay. Press. Ano po? First din ito sa APO kasi wala pa nga, di ba, hindi pa rin yung nababalitaan na meron tayong animal welfare na project. Kasi nakikita natin kasi sa dog pound pala, pag hindi pala nila natubos yung aso or yung pusa for a number of days. Ngayon pala, I discovered, kala ko 6 months kasi binagsabi sa akin 6 months. Uh-huh. 7 days lang pala. They will be killed. Papatayin sila. Oh. So parang ang sakit sa dibdib na pet lovers. Yes. And I'm not, ayoko nga yung magkaroon ng pets kasi ang hirap mag-alaga. Baka mamatay lang sa kamay ko. Di pa kung wala rin akong time. True. But of course, I also want them to be treated well, properly. So, naisip ko nga itong ano na to, animal welfare, po, PAW, project lang to, this is not a committee, it's a project, we just started it, and nilaunch namin ito sa, we launched it in Kabanatuan, last 2 weeks ago lang. Ang head ng project na to, si Brad Jerry Villanueva, the regional director also of Silar. Mm-hmm. Central Luzon. Central Luzon. Okay. Mm-hmm. Meron kami kasing shelter na nakita, yung Orange Shelter in Tuy, Batangas. Ang dami nilang more than 200 dogs na doon kasi itong babae na to ay for Claire. Mm-hmm. Her name is Claire. Tinutubos niya yung mga ano, yung mga aso na papatayin na. Mm-hmm. And so inaalagaan niya lahat 'yon. They need, of course, food. Bigas daw at saka dog food or anything that we can give them. Tapos yung mga shampoo and so on and so forth. Sabi ko, anong pinanliligo nyo? Tide daw. Sabi ko, di ba? So baka our listeners can also help. Ayun. Saan po ba pwedeng mag-donate po yung mga, ano, mga gusto pong mag-donate or gustong tumulong? Saan po ba pwedeng abutin po ang apo na something na nangangasiwa po niya sa animal welfare? Pwede po yan sa apo national office po natin sa Quezon City. Yun. Mm-hmm. Akala ko kasi alam mo marami tayong Madam President pagka summer, marami tayo aside dun sa Operation Tuli, meron tayong libreng ano, anti-rabies sa mga project po ng mga APO Alumni Association saka mga chapter po. Mm-hmm. Pala ito pala is a whole different thing talagang parang adapt program ano. Hindi rin adapt kasi we cannot adapt. We just help a shelter na buhayin itong mga asong to hanggang ma-adapt sila. Okay, nice one. Ito po ma'am, yung next, ito medyo sikat to, talk of the town to eh. Yung APO building. Oo nga.
How long has this project been going on, tong Apo building? Kasi alam ko, matagal na to dream ng ano talaga ng Alpha Phi Omega to have a bigger national office that we can also do the events there and mas maraming project tayong magagawa. Opo. Kasi by the sheer, yung number natin, hindi na talaga kasya sa ating maliit na office. Mm-hmm. So we have to build our own home. It's about time. 72 years na tayo sa Philippines, as I always say. So, siguro, it should not take us another 72 years to build our home. Now is the time. Yes. Yeah, now is the time. So, naghahanap na tayo ng, ano, ng place. And our scheme is, it's okay. Should I? Yes. Oo, kasi I'm sure maraming mga brads and sis dito who are listening. Our scheme is, each and every Apo should be part of this great dream. Mm-hmm. A donation of 2,000 from each one of us, kahit na yung mga card-bearing lang, yung mga nagpapa-ID, kasi marami pa rin sa ating hindi nagpapa-ID. Yung mga nagpapa-ID lang will raise the need, much needed amount. Kasi pag isa-isa lang na magdo-donate ng 100,000, si Wida, mayaman yan, kahit magbigay ng 1 million. Si Wida. But the rest of the members will not give kasi ma-intimidate sila. Wala silang 1 million, hindi nila kaya tapatan yung 1 million. Mm-hmm. Now, kung 2,000 lang, lahat yan ng Apo kayang-kaya yung 2,000. Kung di pa rin kaya, another brand, pwede abunuhan yung 2,000. Wow. So I would like to call on every member to please contribute 2,000 pesos. Kayang-kaya ho natin yan. Mm-hmm. Walang rason. Wag lang kayo uminom ng minsan. Uh-huh. So, 2,000. Ayos. Uh-huh. Eh, meron pa ho dito yung, ano, yung MMDA training. Sabi po ni Susain de Asis Baho na watching from Singapore, 189. Ulit? Oh. Ah, sige. Yeah, we have several. Ang trust kasi ngayon natin sa DY na to, trainings and partnership collaboration with government agencies. Mm. So we thought about this MMDA. Kasi you remember, nagkaroon tayo ng ano, ng coastal cleanup in LPP Chea. Eh, may mga kasama tayong mga taga-MMDA doon. Mm-hmm. So parang, why don't we, naisip ko na naman, why don't we enter into an agreement with, ano. Tapos meron pala silang mga trainings. Uh-huh. Yung Elsa Rock, BERC, WASAR. Yung Elsa Rock is Earthquake Landslide Search and Rescue Course. Tapos yung BERC, Basic Emergency Response Course. Nag-join ako dyan. Ang hirap din pala. Oh, ang hirap din pala. Yung, ano, kasi pag earthquake, yung talagang, it was a 3-day, kasama si Sis Dead. Mm-hmm. Marami ka tayong mga Apo. Mm-hmm. And I think we should all join this. Kasi libre. Kung mga corporations kasi, magbabayad kayo, mahal yan. Mm-hmm. So free of the charge. Free of charge yan. Siyempre, babayaran lang natin pagkain. And siguro, pakainin din natin yung ating mga organizers. Ongoing na po ito ngayon, Pangulo. May katanungan po, ongoing na po ito sa MMDA. Ay, ongoing ko ito every month kung meron tayong Elsa Rock at saka BRC. Uh-huh. So please, meron ho tayong committee dyan headed by Brad Nem Muyot. Yung si Brad Nem. Idol, kababayan. Tutulong din po kami sa pag-disseminate ng information every Monday. Tutulong din po kami. Alam mo. Inform lang kami. Ma-programa, makakatulong din. Sir, kasi ito you talaga ang goal ng programa eh, para kapatiran para sa bayan. Different organizations na may mga charitable services and advocacies. Yes, 35 kasi lang ang pwede, ang maximum na pwedeng mag-avail ng isang training. Mm-hmm. Per batch. Okay. 35. Ito po, may nagtatanong din po dito si Leo Santiago, yung Apo Coca-Cola. Tinatanong din po yung sa TESDA training kung meron daw po bang program or projects ang Apo. Yes, ikaw. Ako naman po. Ito naman po yung una sa lahat. Manong Leo, magandang gabi po sa inyo. Yun, magandang gabi. Kahapon, we just held the graduation ng 25 na ano natin sa TESDA. Ito yung TESDA Digital Marketing Towards E-commerce Business. Mm-hmm. So ito po yung first project natin with the TESDA na tumutulong sa ating mga kapatid na mag-training through TESDA yung funding. So ang focus po natin dito sa mga trainings na to, yung matulungan yung mga kapatid natin na nangangailangan ng mga trainings. Particularly later on, magkakaroon po tayo ng mga
NC courses na kung alam po natin yon na ito po yung requirements na para makapag ano, sa driving, for example, mm-hmm. sa mga driving school, which is highly recommended po to sa mga nag-a-apply ng ano eh ng license, di ba? Kailangan na natin pumasok sa driving school, unlike mm-hmm. before, diretso lang tayo sa yes, LTO. Ngayon, yes. kailangan natin mag-enroll. So, ang hinahanap sa mga driving school nito, yung mga NC2 graduates ng TESDA. So, ito yung isang sample na makakatulong sa ating mga kapatid. Later on, magkakaroon rin po tayo kagaya ng sa barista training, hotel, housekeeping, para matulungan natin yung mga kapatid natin na naghahanap ng mga trabaho. Here, local or abroad. Mm-hmm. So, exclusive ba to sa mga for Alpha Phi Omega? Yan, magandang tanong yan. Hindi naman po kasi this is a government-funded course. Pero kagaya po ng ano natin, siyempre kung yung focus natin dahil lang ang pag-publish natin through our social medias, nagkakaroon lang na mas maraming nakaka-attend na talagang member natin. Okay. Mm. Yeah, actually priority lang tayo. But I remember kasi yung nung ano tayo, 'di ba? Nung when we signed the MOA with TESDA, ang sinabi nung chairman, ano yung head ng NCAR, regional director ng NCAR ng ano, sabi niya, NCR, sabi niya, "Why is it only now?" Sabi niya, "That you found us." Sabi niya. Sabi ko, "Because you were hiding." Sabi niya kasi, this is the first time daw na nagkaroon sila ng MOA with an organization. And knowing, sabi niya, dahil na-excite nga daw sila dahil yung reach daw ng Alpha Phi Omega, malawak daw. It's more extensive daw than their reach. Mm-hmm. Sabi niya. That's why they were also very thankful that we entered into a MOA with them. Ayun. So ito yung mga MOA, no? Meron pa nga tayo, ano, Madam President, meron pa tayo, MOA with DENR. Ano naman po ito? ABC, ano? Ano po ba ito naman? Yung DENR natin, kasi nga, di ba, we always, every year, meron tayong tree planting. Pagbalik natin, patay na yung mga halaman natin. Okay. Kasi nga, wala naman nag-aalaga. So, at least in Metro Manila, we entered into a MOA with DENR, regional director for NCR lang. Uh-huh. Ang regional director kasi dyan, sis natin. Uh-huh. Si sis Jackie Kaangkan, regional uh-huh. executive director of the National Capital Region. Uh-huh. We entered into a MOA with NCR to also grow the trees. Uh-huh. 3 years dyan na tayo ang nagdidilig sa mga tinanim natin. Uh-huh. At least by that time, mapalaki na yung 3 years, di ba? Yes. Makaka-survive na mag-isa. Yes. Uh-huh. Kasi kung hindi, wala lang talaga. Yes. Mamamatay din lang yan, sayang lang. Saka hindi lang po to sa NCR, no? We encourage yung mga regional ano namin, units namin, to have it in MOA in their respective regions. Diba? Mm-hmm. Para gayayan, para national po yung pagano ng project. Yun, ang maganda doon. So, hindi lang po sa NCR, kung hindi pa, National level po yung pagano. Okay. So, hindi lang po ito, ha? Lahat po ito ay dadaan. Si Pangulo talaga, puno at si Tiglig yung umapaw yung services. Mm. May nagtatanong din po dito, eh. And what is like to be the first sovereignty president? At tanong po ni El Padrino Piel ng Apo Malate 353 watching here daw. What is like to be the first sorority president? Pero bago niyo po sagutin yan, magbe-break po muna. Connect! Tambalang magkukuyang! Okay, nandito na po kami ulit. Nagbabalik po ang kapatiran para sa bayan at kasama natin ngayon ang ating isa sa ating mga number one na lead anchor. Number one. Kaya yun, papakilala natin. Ayan. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ako po si Doc Arky De Leon. Ayun, sige. Ituloy natin ang mga tanong dito galing sa atin mga viewers. Ano? Mm-hmm. Isa dito sa mga, anong unang tanong natin dyan sa iyo, Kuya Arky? So may nagtanong, bilang since 1950 daw, ikaw daw po ang isa sa mga pinaka unang sorority. As in, ikaw talaga yung pinakaunang soro, meaning babae na presidente ng Apo Philippines. Ano pong naging challenges nyo dyan? At ba't buti nagkaroon kayo ng lakas ng loob na tumakbo kung sakaling ikaw pala yung first? Siyempre, ano yun eh, major break to yun eh. May pader kang sisirain eh. Ano po yung naging experience nyo po nun?
Yes, thank you, brother. But first of all, baka pwede akong bumati ulit. Of course, nakalimutan ko kasi batiin yung ating napakasipag na National Executive Director kasi nasa harap ko lang siya kanina. Akala ko kasama siya dito. Si Sis Evelyn Cañete Evangelio. Napakasipag yan. Actually, siya ang boss ko kasi siya ang magsasabi sa akin kung saan ako pupunta, kung anong gagawin ko. Saan libo-libo nire-replyan yan. Yes. Oo. 24/7 yan. Tapos, of course, nandito rin siya sa studio natin, nasa labas, si Brad Pole Dimla. He is our ID officer. And of course, yung isa pang ID officer natin, admin assistant pala, but we call him Aneds. Kasi assistant, parang siya na rin lahat. Assistant National Executive Director, assistant niya, assistant din ng NES, si National Executive Secretary. So tinawag namin siya Aneds. Aneds. Joke lang yun. And of course, si Brad MJ, Shea. Mm-hmm. Yung mga ano natin sa national office. So yung question... Ano na nga ulit? Why I'm the first, what made me ano pong pakiramdam niyo po ngayon na siyempre kayo pong naging unang presidente, baka naging challenge ba, naging ano ba to sa inyo, parang inspiration to prove the kami mga detractors kayo na sinasabi siguro that you can't do the job or something ganyan. Being a first woman or sorority. Naging ano ko, hindrance ko yon kasi nga, ayaw nila, maraming ayaw ng babae. Kasi syempre, of course, our culture pa rin, machismo, ganyan. So maraming ayaw talaga ng babae. And pero sa akin kasi, when I was appointed member of COME by then President Luis Paredes, I had the feeling already that I will become president. May feeling na akong maliit na feeling. Na parang kaya mo. Yes, hindi. Parang nararamdaman ko na I was going somewhere. Nung naging chairman ako ng COME, lumalakas ang feeling. Nung naging NEVP ako, napakalakas ng feeling. Ako takot ako. I was scared of the feeling, but I did not also resist it. Kasi parang sa akin kasi, ang pagtingin ko sa mundo, everything happens for a reason. Pagpupunta ka sa isa, parang umiikot lang yung universe. As I always said, umiikot ang universe. Pag kinontra mo yon ang universe, tatalsik ka. So, nung parang feeling ko, papunta na ako dyan, hindi ko masyadong, I wasn't really paying attention to it, but I also did not resist it. So, nung, I don't know how it happened na I decided na to run. Tumakbo na ako. Sabi ko, but of course, when I ran, nagplano ako. Kinuha ko yung mga kasama ko. And then, nilaban ko rin. But of course, when we ran, we conducted our campaign, yung talagang high level. Hindi kami nanira, hindi kami pumansin ng mga... So parang high level talaga kasi, ang members kasi natin, educated dyan eh. College level yan. Kahit anong gawin mong ano... Alam nila, they know deep in their hearts and in their minds na sino ang boboto nila pag qualified ka, di ba? Yes. Kaya lang ako nanalo. Hindi pwedeng sasayo-sayo ka lang. Yes. Jingle lang. Apo eh, ganun ang apo. So yun ang sagot ko. Pero meron ka ba nagkaroon ng signal na parang may Brad na lumapit sa iyo or sis na lumapit sa iyo? Uy, tumakbo ka ba? Or on your own, talagang naramdaman mo yung tadhana mo para. Nararamdaman ko, and then eto na nga syempre may nag-trigger. It was Pangulong Daboy nung una, di ba? Una muna sabi niya, sis, sumalak siya nga yung standard bearer noon, magkakasama kami sa Lawag. I became the NEVP noon at that time. Tapos, nung eto ngayon, si Pangulong Daboy din, sis, ano ka, sabi niya. Siya rin ang nagsabi, actually. Okay. Yung pala yung trigger na kailangan. Oo, it was Pangulong Daboy. Pero nung siyempre nanalo ka na, ano naman yung experience mo after mo manalo? Siyempre. Nakaka-intimidate. Of course. Kasi nagulat lahat eh. Parang, uy. Yeah, it was very intimidating at first kasi sabi ko, nako, what am I to do? Alam mo, napakahirap din ang apo kasi we are all over the Philippines, iba-ibang schools, iba-ibang religion, iba-ibang persuasion. Ang common lang natin dyan is we
our Apo. Yung Apo yung pinagdaanan natin, brotherhood. Yes, and number two, yung pagmamahal siguro natin sa ating organization. Yun ang ating mga common dyan. And what else? Lahat kasi yan, college level. Kaya nag-iisip lahat yan. Oo, di ba? So, yun ang mga common natin sa lahat. But in other, maraming iba-iba na. Ang hirap pakisamahan lahat, actually. Pero hindi naman naging, ano, dahil sa gender. Or dahil normal lang talagang may ganong detractors, normal lang na may kaya ganong... Kaya nga, if you noticed, brother, ang ating ano theme, breaking barriers. Yeah. Building bridges and uplifting lives. Breaking barriers, di ba? Kasi ang leader kasi, you break barriers. Di ba? You are a... If you are a leader, yung mga frontiers, mag-discover ka ng frontiers, you break the barriers. We broke the barrier of gender. So talagang breakthrough yes, talaga. Yes, kaya breaking barriers. Kasi when I became president, we broke the barrier of gender. Kasi talagang panglalaki to eh. And you became a very good inspiration sa lahat ng sorority. So ang dami ngang tumakbo so ngayon na regional director. To be honest, marami talaga. Baka mayonis na mukhang Brad. Baka sa susunod, Brad na mahirapan maging president. Para sa na yung mananalo. Hindi naman na iba yun. Tingin ko kay ano kay Apt for our president ano. It's not luck, no. Yes. It's just like she was prepared and the timing was right, no. Hindi siya swerte ba kundi ready siya at tamang-tama yung pagpasok. Sabihin may blessing din talaga. Oo. Palagay ko destiny. Destiny talaga. Tsaka timing nga. If you, kung hindi ka, ano, kung hindi mo papakinggan yung time na yan, hindi mo talaga makukuha. Yung issue sa fraternity, diba? Hindi nawawala yung stigma, yung bad stigma ng hazing. Okay? Kasi every once in a while, may nababalita na yun, may na ospital dahil sa hazing, mga nare-reklamo dahil sa hazing. Ano yung ating programa about dito sa hazing natin or anti-hazing law? Actually, ang national law office natin, meron na po tayong programa since, actually, kung mare-remember nyo, since 1994, we are the first fraternity na pumirma doon sa anti-hazing law, which is the 80049 Republic Act. But now, we do have the 11053 na totally, dati kasi regular ang 8049. Ngayon, totally prohibiting any form of hazing. So, definitely, ang number one pa rin na nag-acid sa ano na yan is Alpha Pi Omega. So kami as your National Executive Vice President, we are strictly monitoring ang mga regions natin. We are tapping our regional directors bisitahin at yung programa natin which is the EAPP, meron po tayo diyang ano na pipirmahan talaga ng ating mga authority do sa region, respective region sections, para before they conduct yung tinatawag nating initiation program. Program. Okay. So wala na po tayong initiation. Po. Ayun po. Meron naman tayo pero wala nang hazing talaga at saka we follow the law to the letter. Yung hazing na mga kunyari yung mga pahirapan mo na naglalakad diyan sa araw, hindi na rin pwede yung mga ganon. And of course, ang ginagawa namin ngayon, we are disseminating this. Meron tayong mga collegiate congress, alumni congress. Kasi sa totoo lang, ang mga alumni talaga yung mga gustong-gusto ng hazing. So yun ang medyo we had difficulty kasi ngayon medyo dumami naman na ang nagko-comply. Mga alumni kasi, bakit? Itong pinagdaanan na. Siguro maganda, sister brother, pwede ba nating bigyan ng light yung ating mga tagapakinig kung ano ba yung hazing para malaman nila kung mali na ba yung ginagawa sa kanila or hindi pa? Ano po ba yung mga example na bawal sa anti-hazing law? Yung mga... Anything na yung kandidato natin is will not be na ayaw nila sa loob nila is part of hazing. Lahat ng papagawa mo na medyo labag sa kalooban nila, hindi sila man, is part of hazing. For example, lutusan mo, di ba? Yung mga trainee, di ba? Usually sa ibang organization, no? Ibang yung kinatawag natin na sa ROTC, di ba dati, utusan mo, yan, mawal na rin yan. Basta any form na hindi ano nung aplikante.
So, yung mismong utos ang bawal or pag pinilit mong sundin yung pinilit utos? Po, pinilit. Pero pag kunwari umutos ka, tapos sumunod lang siya dahil gusto niya rin, okay lang yun. Po. Pero may boundary po yun, yung utos. Boundary. Siyempre, doon sa ano po ng ano natin, programa. Pangulo, may follow-up question lang po dito. During the pandemic, definitely wala yung face-to-face classes. Nagkaroon ba ng decline sa membership sa collegiate? Definitely nagkaroon, tingin ko. Anong nangyari during the pandemic? Noong pandemic, talagang kumonti talaga ang members natin kasi wala naman ding school. Although, ginawa natin naman noon, dati we were able to recruit sa online. We use the yung social media. Yes. Kasi minsan napapansin ko may mga virtual reporting din eh. Yes, we have to kailangan talaga natin adapt. Kailangan maka-adapt. Maka-adapt tayo sa changing times. Sa changes. Kasi siyempre yung life and ng organization is as membership. Yeah, true. So, sa ngayon, kung wala nang hazing, wala nang initiation, anong klaseng programa para maging member ng fraternity? Yan ang isang katerbang lectures. Tapos may mga exams. And of course, may mga, before you apply, kasi may 1 week kasi na tinatawag dating rush week. Sa rush week na yon, yung mga services nandun na, and may mga lectures din, tapos minememorize nila yung mga ano natin, and may mga games na ano na scouting. So more scouting natin ng inaano, kasi we are, di ba, scouts tayo. So mga service oriented projects. Oh, tsaka yung mga training ng sa scouting. Ang ano po natin, isa sa mga siguro yung mga hindi nakakaalam, yung pangalan po ng Alpha Phi Omega, nakalagay po na Alpha Phi Omega International Collegiate Service Fraternity. So, nagtatanong iba, paano daw ho tayo naging international, So, sabi niya, yun yung links daw natin sa Alpha Phi Omega sa USA. So, yun po, para sa mga panauhin ho natin, siguro maganda na marinig po sa inyo, Madam President at saka EBP, kung ano po ba itong link natin na ito sa USA po. Yes, ikaw na muna. Opo, unahin ko lang po. Ang pangalan na po natin is Alpha Phi Omega Philippines Incorporated. Mm-hmm. Hindi na po yung may international affiliate. Mm-hmm. But we are, yung tanong nyo po sa international, of course, we are founded sa Lafayette College sa Eaton, Pennsylvania, USA on December 16, 1925. So ito po yung mother chapter natin sa USA. Doon rin po natin kinuha yung franchise natin na nagkaroon tayo rito. Nagkaroon tayo ng dito po sa Pilipinas when they organized nung March 2, 1950 sa Far Eastern University through Librado I. Oreta. Mm-hmm. Founder po natin sa ng Alpha Phi Omega sa US is si Frank Reed Horton. Okay. So does it mean nag-break ties na tayo dahil wala na yung international graduate fraternity or independence or wala namang nagbago yung pangalan lang? Walang nagbago, Brad. Pero kasi Philippines tayo eh. We are in the Philippines. So Alpha Phi Omega Philippines tayo. But of course we came from Apo USA. Okay, so hindi nawala yun. Hindi nawala yun. Okay. That's why we still celebrate yung December 16. Tayo or Independence Day or something. Yeah, we are independent from them kasi di ba may SEC tayong sarili. May registration tayo with the SEC. But of course, we took all our, yung mga insignia natin, principles natin from Apo USA. And I think we are the only organization fraternity except siguro yung Masons na international, di ba? International. Na we came from US. Okay. Yung mga fraternities, are there any more? Parang wala eh. Wala naman. Wala lang akong alam Masons, na. Masons and of course, yes. Alpha Phi Omega. Actually, sa Philippine Dental Association, Apo lang yung recognized fraternity organization sa dental
association sa buong Pilipinas. Wala nang ibang fraternity kundi APO lang. Yeah. Alpha Phi Omega. Galing. Dental Association of the Philippines. Kasama kami ni... Kasama kami sa APO DAP. Yes, kasama kami sa decision making ng PDA, kasama kami sa voting power, may voting power kami doon. So, well-recognized ang APO DAP. At kami, madalas kami pa yung ginagamit na committee. Oh, yung service-oriented kasi tayo. Yes. Kaya talagang... Security committee tayo sa ano, no? Sa itong sa this Luzon Convention. Friday, Saturday. Sa Luzon Area Convention ng ano ng Philippine Dental Association sa Clark. Magaling. Congratulations. Uy, ang bilis ng oras. So, baka meron pa yung mga projects na gustong i-promote sa ating sa yung terms. Oh, yung mga kung meron ba tayo, mga sa regional election natin, yung ating, anong gagawin natin sa December 16? Ang celebration po natin. Yes, usually po naman, ang December 16 po natin, mga tol, is December 16, we are a long week celebration. Yun po yung inano natin. A series of project will be participated dito sa different regions natin ng Alpha Phi Omega. We will be posting yung activities po as soon as possible po dito sa ng Alpha Phi Omega page. So December 16 ang ating celebration, main celebration will be in Kidapawan. Kasi di ho ba? Basta yung December 16 will be. Kasi every December 16 meron tayong Luzon, Visayas, Mindanao. The last time that we celebrated December 16 ng bongga as we always did was in Bacolod. So that's Visayas. So this time we have to go to Mindanao. Region 12. Iba naman. So next year should be in Luzon. So maganda, may well. Ganun talaga, oo. So that's December 16. Ngayon magkakaroon tayo ng regional elections this November 12 to 19. Okay. So parang ano pala? Parang APO week pala to, hindi pala to. Parang medyo, APO day lang talaga. Medyo kinakapos tayo sa oras kasi meron tayo dito ng padagdagong panauhin mo, Madam President, at sumusuporta sa project po natin dito sa APO building po. So, tatawagan na natin ating presidente ng APO Mason. Nandito po, kasama ang secretary natin at iba pong member po ng APO Mason po, to present you po a symbol po ng ating donation po para sa atin APO building to be part of the realization of the project. Yes. Nandito po si Brother. Para sa ating pong tagapakinig, ang APO Mason ay composed ng mga APO na brothers na Mason din at the same time. Kaya kami tinawag na APO Mason. Brother Ray, pwede sa harap na siguro kayo magpang-order. Ang tawag namin sa SETISA is double big brand. Check. Dito na lang sa... Kung nandiyan big check, sa harap na siguro tayo magpang-order. Dito, dito para makita ko sa harap. Dito na, Madam President. Dito po. Okay. So, ayun. President, kami gusto kang sabihin sa yung... Si SGC Dobbs Paddy. Please. Dito po sa harap po, para kayo mag-present. Sa harap po, brethren. Okay, so magsalita. Ano po? Ito po ay, babasahin ko lang po ang check. Okay. This is a check pay to order to Alpha Phi Omega Philippine Incorporated worth 347,544 pesos and 40 cents. Okay, this is a China Bank and signed by... Sovereign Grand Chancellor. Chancellor, okay. So this came from APO Mason, from all the members of APO Mason who will contribute for the APO building. Okay. Maraming salamat. Thank you very much, brother. So, ito yata pinakamalaking natanggap natin. Wow! Aside from the librado Oretta. Next time baka may dagdag na isang zero. Pag tumama sa loto. Yung butol sakutin na ni YD para mo 500. Sana lahat na alumni association makapagbigay. Okay, fine. Brother Paji, short message po. Yes sir. Ito po, present na present. Brother General. Maraming salamat po. General. Para po sa APO, we are always ready. APO na, Mason pa. Ayun. Yun. Ito yung samahan. Ang dami natin. Para na matitikas sa Mason na bago nag
Mason, apo muna. Yan, syempre. Yung iba na Mason na saka pumasok sa ibang fraternity. Ano yun? Ay, ano po ba yun? Hindi ko maintindihan. Nasa taas ka na ng ano, ng papag. Higaan, bumaba ka pa sa... Sa sahig. Sa sahig. Yun lang. Ang apo Mason, apo muna bago naging Mason. Yan. Yung iba dyan, Mason, saka pumasok sa ibang fraternity. Gaya ni... Anyways, after party, mga SGC, brother Paggy. Okay. Thank you, Dobbs. Mabuhay pa ang apo. Maraming salamat. Mabuhay po pa ang lahat. So habang tayo nagse-celebrate, batiin ko lang yung ating mga tagapakinig, si Lucky Felix, Yisad Nong, Reyes Avalos Lesde, Bernardino, Jerome from Omicron Mu, Nilo Guevara, okay, Boy Cariag, Sus daw. Gideon Romarco Magallanes, okay, uh-huh. Emuel Rafanan, ang dami natin tayo pakinigan. Ang dami, mga umaykon mo yan. Susan De Asis, Baho, Bajo. Chel Baldonado, si Jan Mabaw, andito rin, Napoleon Agrospe, Chel Baldonado, and... Apo Australia, pinababate, at saka yung Apo Travelers ng Europe, kasama din na Singapore. Ang dami ninyo, pati si Rans. Oo. Send ko na ba at sa yan. Sabi nga na, Section 4 Chairman Brad Randy Inosante. Section 3 Batch 2005 Jansen Lim na tumatakbo ng RD ng NCAR. Maraming salamat po. Okay, so, yan, ay yun, medyo. Bago kapatid ang nakikinig sa bahay, si Princess Fatima. Brother Joking, pabatiin na natin ang guest. Oh. At also, yung nag-iisa. At wala nang iba ang aking asawa po si Christina sa emphasis sa nag-iisa. Bago natin ano, bigyan natin muna ulit si pangulo natin ng pagkakataon na bumati. Yes. Kasi dapat batiin ko yung aking regional director sa NCAR, si hardworking yes, regional director. Kasi alam mo si RD Kevin D. Kahit ano sabihin ko yan, nandiyan lang kaagad. Kevin D from Alpha. Yes. Babatiin ko siya kasi he was talagang siyang tumutulong sa akin sa mga projects ito sa NCAR and all what else, my family. Yes. And my son who is also abroad. Mm-hmm. Is a doctor. Apo mo. Apo mo. Apo ko. Mag-aapo rin sila. Okay. Yan, kasi wala natin time. Sige. Si Kuyang Arky, baka meron ka pa. Gusto ko lang batiin yung mga regional directors kasi ito parang mga full-time jobs itong mga ito. Grabe, ibang klase. Parang iba yung dedication nila sa service. So makikita mo, sumisingit. Sa trabaho sila sumisingit, hindi sila sa apo sumisingit. So, ganun sa yung dedication nila sa apo. Ang apo yata ano eh. Kasi pag magkakasakit pag hindi nag-serve. Totoo. That's true. Oo. Kaya padali lang magyaya ng service. Yes. Kasi nandun sa loob nila na gusto kong mag-service. Walang pera dito. Meron nga po palang upcoming service ang NCR sa ang Caloocan sa Enchanted Kingdom. Ha? Iba ko mabuti, naalala ko to. Isang mabilisan lang na promotion ng Apo Caloocan kay sis sorry, asa na dali? Sis Madel. Sis Madel, oh. Napanggit na ba yung service natin na yun? Ma'am Kimber, ayan, ito, yung maagang Pasko para sa mga abandonado. Deparo North Caloocan Alumni Association, Orden Ka. Gusto Enchanted Kingdom for the Orphans of Social Development Center and Tahanang Magpala, supported by Apo Marino. November 17, 2022. Ayan, Apo Philippines Incorporated po. Apo Den Ka. Maraming salamat po. Oh, Enchanted Kingdom. Bati na, Kuya Nafi. Patapos na. Ang gagaling na apo. Yung next time na ako. Okay, sige. Okay, binabati ko na aking may bahay na si Dr. Joy Estrella at ang aking dalawang anak na busy nag-aaral. Okay? Mm-hmm. At saka, of course, ang ating nasa phone-in natin, si Kuyang Dobbs Jojo Narciso. Babati din po ako. Sige. Yung mag-anak ko sa Kalumpit, Bulacan, Mapatag family, Narciso family from General Santos City, and sa mga anak ko, kay Rock, Rich, and Ram, ingat kayo.
at sa mga brethren ng Unong Sigaw Masonic Lodge number 430. See you on Thursday sa regular stated meeting natin. At kay Miss Amor de Guzman of Quezon City, ingat po kayo. Maraming salamat po, mga brethren. Okay. Ay, singit ko na pala yung tatay ko. Yung tatay ko yung dahilan kung ba't ako naging apo at mason. Nasa labas siya ngayon. Okay. Hindi natin po Leon. Mga dobs ang Sultan Harun al-Rashid M. Lukman Masonic Lodge number 406. Ay, okay. Sadali, isa na lang. Okay, sige, sige. Makalimutan ko yung aking beloved chapter, ETA. Okay. So, susunod na po ang programang Mystica Monday kasama si Nika Abaw, ang tabayanan po natin. At babalik po next Monday po uli ang Kapatiran para sa Bayan. Ikaw ang lingkod na si? Okay, Kuyang Bong Estrella. Kuyang Doc Jopi. Kuyang Argy De Leon. At ito po ang Kapatiran para sa Bayan. Maganda na. Nagagaling sa inyo. Tambalang magkukuyang!